Heyo, what's up mga kapatid? Ito na naman po tayo muling magbibigay ng reaction, video, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga balitang nagiinit ngayon mga kapatid. Ito no, mula kay PINAS News Insider. Kakapasok lang, grabe, si President BBM lang nakakagawa nito. Aquino at Dilawan iyak, bubuwagin na PCGG. Tapos may question mark. Yung PCGG mga tol, no, ginawa yon dati ng Pangulong Cory Aquino para daw bawiin particular na yung mga nakaw daw mga kapatid ng pamilya Marcos. At ngayong Marcos na ulit ang nasa katungkulan, nakalagay may question mark ko, bubuwagin na nga ba mga tol? No? Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video for today. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay PINAS News Insider mga kapatid. At syempre, kung trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Mm-hmm. Ang di umano'y balitang. Matapos kumpirmadong balita na binuwag na ni President Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Anti-Corruption Commission, ay tila bali-balitang isusunod na rin ang Presidential Commission and Good Government o ang PCGG na itinayo ng dating Pangulong Cory Aquino. So merong anti-corruption na parang samahan o grupo na binuwag na, at ito naman daw ang pinag-uusapan ngayon, yung PCGG. Yung dating ang itinayo ni dating Pangulong Cory Aquino para daw ay kunin, bawiin particular na mga tol yung sinasabing nakaw daw mga kapatid ng pamilya Marcos, no? Tuloy natin to. Ito ay exclusive na balita na gumalantang lalo na sa oposisyon nang wala pa man sa 5 oras ay tila may panibagong pasabog na mangyayari alinsunod sa mga di umano'y executive order na ipapatupad ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell. Yes! Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Ganda ang kape! At eto na nga mga kababayan. Tunay na nagulat ang sambayan ng Pilipino sa naging executive order na ipinag-utos ni President Bongbong Marcos na buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ng Duterte administration na siyang pinamumunuan ng dating senatorial aspirant na si Creco Bileca. Sa isang order na nilabas sa press briefing, kinumpirma mismo ng Malacañang na buwag na ang PACC at maaring tila sundan pa ito ng ilang mga komisyon sa gobyerno na hindi napapakinabangan ng maraming tao. Bukod sa pagbabalik ng PCOO. Oo nga no, lalo na kung yung tipong ahensyang yon ay hindi naman nagwo-work. No, ibig sabihin ay syempre pinopondohan yan mga tol, no? Ginagastusan niya ng gobyerno, tapos hindi naman din napapakinabangan, no? Siguro pwede magtayo ng iba sa pamamagitan niya, siya na yung magpo-position kung sino-sino yung mga gusto niyang ilagay, iba na yung tawag. Kasi yung tinayo daw ni President Duterte yun, since ngayon na tapos na naman yung termino ni President Duterte, yun nga, no? Pero yung PCGG ba, meron pa rin hanggang ngayon, no? Tuloy natin to. Office of the Secretary, kinumpirma din ni President Bongbong Marcos Jr. na kanyang nilagda ang Executive Order No. 1 na siyang direktibang mag-uutos na buwagin ang nasabing komisyon. Mm-hmm. Ayon mismo sa pag-uutos ni President Bongbong Marcos Jr. sa exclusive report na nilabas ng The Manila Times, Marcos abolish PACC, Cabinet Secretary Office. President Ferdinand Bongbong Marcos has abolished the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, in the Office of the Cabinet Secretary, citing the need for a just allocation of resources amid the current COVID-19 and fiscal crisis. Mm-hmm. The President signed on June 30, Executive Order, I put a copy of which was only released to the media on Thursday. The administration endeavors to achieve a comprehensive and meaningful recovery through a just allocation of resources and a simplified internal management and a government of the Office of the President in its immediate offices and common staff support system.
Marcos said in his order. In order to achieve simplicity, economy and efficiency in bureaucracy without affecting disruption in internal management and government, the administration shall streamline processes and procedure by reorganizing and abolishing duplicated and overlapping official functions. Matapos ang kumpirmasyon mula mismo sa loob ng Malacañang noong June 30 pa ay pinabuwag na ni President Bongbong Marcos Jr. ang PACC at ang Office of the Government Secretary at tila muling nabuhay ang usap-usapan na maaari nang isunod sa pagbuwag ang Presidential Commission and Good Government o ang PCGG na itinayo noon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ayon mismo sa ilang mga reliable source ay ginawa lamang raw para pag-initan di umano ang pamilya Marcos, lalo na ang di umano'y questionableng yaman raw nito o ang ill-gotten wealth. Gunit ilang dekada raw ang nagdaan, tila pilit at walang napatunayan ng PCGG na nakaw raw ang yaman ng pamilya Marcos magmula ng nanungkulan ang dating Pangulo. Kaya't ayon mismo sa ilang taga-suporta ni President Bongbong Marcos Jr., isunod na nga raw niya ang buwagin ng PCGG. Tama. Dahil wala naman raw itong tila na itulong at puro aligasyon lamang raw. Oh, anong masasabi ninyo mga tol, no? Doon sa mga suwestiyon na mga netizen, no? Sabi, eh, magbubuwag din naman kasi malamang pinopondohan din yun mga tol kung nagpapatuloy pa rin yun ngayon, di ba? Tapos puro aligasyon lang daw, wala namang napatunayan. Tapos, actually, sabi nga ganun ang totoong namang agenda kung bakit binuo yan talagang parang habulin yung mga sinasabing ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, di ba? Kaso, ilang dekada na yung nakakaraan, wala pa rin naman daw napatunayan. Ano pang ginagawa niyan dyan? Kasi kung nagpapatuloy yan, syempre, taong bayan pa rin ang ano niyan, mga tol, no? ang gumagastos para dyan, di ba? Bubagin na rin. Gamitin na lang yung ibang resources sa ibang mas mahalagang mga bagay. Diba? Katulad nung dahilan doon sa pagbuwag ng Presidential Anti-Corruption and Commission na yun. Diba, mga tol? No? Tuloy natin to. Patungkol sa kanilang pamilya. Kahit ilang dekada raw ang nagdaan, ay tila walang naipanalong kaso ang mga nag-akusa sa pamilyang Marcos laban sa tila di umano'y tinatagong yaman raw ng kanilang pamilya. Yes. Dahil ayon mismo sa ilang mga Marcos loyalists, ni Pisong Kusing raw ay walang ninakaw ang dating unang pamilya. Ano na ang iyong magiging reaksyon at komento? Comment matapos kayo. Ang balibalita, ang pagbuwag ng PACC ay siyang magiging hudyat na buwagin na raw ni President Bongbong Marcos ang PCGG na itinayo ng dating Pangulong si Cory Aquino. Oo, buwagin na rin, no? Tuloy natin to. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, our Trade and Industry Secretary, Secretary Fred Pascual, the Excellencies of the Diplomatic Corps who are with us this afternoon, Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., the Go Negocio founder, Joey Concepcion III, fellow workers in government, our most important partners in the private sector, other distinguished guests, Pung Manalon, ang ating mga magsasaka, sa kanilang saka ay binubuhay nila ang lahat ng bawat Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. My warmest welcome to all of you as we hold the ceremonial signing of the Memorandum of Agreement on the Kapatid Angat Lahat Agri-Program or CALAP. I am very pleased to be in your company today as we take this time to confirm and express our collective earnestness in driving our nation forward. We know very well how MSMEs are crucial in the creation of new ideas, of jobs and wealth in the country. So it is only right that we recognize the power and the influence that this sector holds. We also recognize the role of big corporations in inviting MSMEs, spurring their growth and realizing their potential. Hence, I am very happy to note the objective of the CALAP to integrate small farmers and agri-entrepreneurs into the value chain of large companies. This will enable farmers and MSME to become more productive, profitable, sustainable, and globally competitive. As such, I express my utmost gratitude
To the Philippine Center of Entrepreneurship Go Negosyo Advocacy for your team's dedication to fostering more productivity, profit, and sustainability in our local markets. All the efforts you invest in our economy, particularly in the agricultural sector, are truly instrumental in bringing progress across our lands. And at this point, I think it is correct to take a few words and talk about Joey Concepcion, who has been heading this. He has been prominent recently in bringing together these partnerships, bringing together these synergies in our economy, especially to help our MSMEs and in the process strengthening our middle class. And it is only recently that we see him quite so prominent, but he has been doing this for most of his professional life. And I think he deserves a very robust round of applause for all the work that he has done. These partnerships that Go Negosyo has been fostering for many, many years are precisely the kind of partnerships that we are hoping to bring together. I have always said that in the difficulties that we are facing ahead, there is no sector of society that can manage the recovery by itself. And it cannot be done unless the different sectors of society are working together and trying to implement a plan with a common understanding of what is needed to be done, with a common understanding of what people need, without forgetting every part of that sector or that area of the economy. Mm-hmm. In agriculture, for example, sometimes we get caught up because productivity is so important. And we get caught up in all these grand plans about what is it that we need to do, what are the big projects that we need to implement so that our productivity increases. And sometimes what gets lost in that discussion is what is going to be the profit that goes back to the farmers. And in the end, this is really what it's all about. It is about a decent living for our farmers, so that our farmers can live by virtue of their hard work, that they can, besides just surviving, that they can hold out hope within themselves, that soon, one day, we can do more. We will buy more property. We will build a business. There is hope, and there is a chance for them to better themselves in their life, for their families, for their communities. That is what we are trying to do. And that's what Go Negosyo has been doing for a very long time. However, now, I am very, very happy to be able to say that the government is very supportive of all of these kinds of partnerships that we need to bring together. And perhaps these have been going on for a good long time, but perhaps with government support, we will be able to give it an added impetus so that we progress much more quickly and we progress much further. So this is my dream, as is it is, I'm sure, all of your dreams. And I hope that little by little, we will achieve that dream. And one day, we will be able to say, our millennial farmers, as we have managed to bring down the farmers' age, our millennial farmers are using the best technologies with the complete support of a value chain that supports them and it supports their needs and is producing for our country and making our country safe, making our country secure, and making our country a viable player in the international market. One day, we will do this, but we need all of you and we need everyone in our society to pull together to be able to do this. At yun na nga mga kababayan, alright, mga kapatid. Ano na ang masasabi mo? Yan. Kung mayroon kayong hinaing at komento. Alright, anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong napanood natin? Oh? Una yung pagbuwag dun sa PACC. Siyempre, sinasuggest na rin ng mga netizen na total binuwag na rin naman yung anti-corruption na yun. Sunod na yung PCGG na wala rin naman daw na nagawa. No? Puro punghung pang ano lang. Tawag dito, parang hidden agenda lang mga kapatid, no? So eto, napanood natin mga kapatid, eto na mga pahayag ni President BBM dito sa kanyang speech. Ano rin na masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba. Maraming salamat mga tol sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.